Ayon mga lods, Epson L805, bali error siya. So bali nung chinik namin to, yung takpo niya, sira yung sensor sa gilid. Ayan, chinik ko na, binaklas ko na. At ayun, nakita ko, umapaw na yung waste tank niya. Kaya kung bibili kayo ng printer, lalo na pag Epson, ganitong unit, L805, malakas to magtapon ng ink. Kaya ipalabas nyo na yung waste tank, mas mainam doon. Yan, kita nyo. Yung encoder disc niya, basang-basa. Tapos yung sensor niya, yung reader na encoder disc, basang-basa rin. Ayan. So, bali, okay lang naman yan. Pwede lang naman yan hugasan. So, gawin natin yan. Baklasin natin. Ayan, bali yung mga tornilyo. Diyan na yung mga tornilyo niya. Ito sa may gilid. Ayan, isa din dyan. Sa likod. Tapos dito, may isa pa. Tapos meron din isa dyan. Ayan. Tapos sa may board. Ayan. Tapos pag natanggal na lahat ng tornilyo, pwede na siyang maangat. So, ayan. Iangat na natin. Ayan, tapos may tornilyo pa doon sa power supply. Ngayon, kitang-kita yung ink. Sobrang dami. Ayan, iangat na. Ayan guys, nakita nyo. Nagbabaha na sa ink. Sobrang dami na ng ink na umapaw. Kasi nga, hindi nalagyan ng waste tank yung printer. Pag ngayon unit kasi, 6 colors to. Tapos, yung buga pa ng head niya, 1 inch, i-anim na kulay yan. So, mabilis lang talaga mapuno yung waste tank niya. Kaya mas mainam pag bagong bili, para hindi kayo gagastos, tsaka hindi na rin mabala, palagyan nyo na ng waste tank. Ayan, o, punong-puno na yung foam, kahit sobrang laki ng foam niya, kayang punuin yan. Initialize pa lang ng printer na to guys, sobrang bilis makapuno ng waste ink tank niya. Kasi yan yung nagtatapon o dyan lumalabas. Kaya dapat iparequest yun na kagad na ilabas yung waste tank. So ayan, bali ang gagawin natin yan. Tatapon na natin yan. Tapos hugasan natin yung kanyang kaha. Yung lapag. Hugasan natin. Ayan, tapos pinapatuyo ko na lang. May kalsada. Tapos yan. Bali, hugasan ko na rin yan. Kasi inaabot nga rin siya ng ink. Tapos tanggalin din natin yan. Punasan natin yan kahit tissue or basahan. Basta matuyo lang at maging malinaw ulit yung encoder disc. Tapos punas-punasan lang natin yung mga ink na medyo basa pa. So okay na. Bali, pinapas forward na natin. Ayan, lalagay natin yung mga foam. Tapos salpak natin ulit. Yan, ganito ginagawa namin sa mga L805 na nag-overflow. Yan. Bali, isushoot lang natin siya. Mabilis lang naman to. So, yan na guys. Yan na lang siya. Oh. Alright, testing na natin kung mag-i-error pa ba siya. Kung mag-all lights blinking. At tapos tingnan nyo kung ano siya kalakas magtapon ng ink. Ayan, makikita nyo yan mamaya. Hindi pa yan nag-heat cleaning ha. Bali, initialize nyo pa lang yan. Ayan. Lalo na pag nag-heat cleaning kayo. Mga 3 minutes din yun. Tsaka yung Power Ink Plus, sobrang lakas nun. Ayan o. Mamaya, tingnan nyo. Bago mag-steady yung power lights niya. Ayan, dadami na dadami yung ano niya, tinatapon. Ayan guys, tingnan nyo maigi. Ayan, mas mainam talaga na ipalabas nyo na yung waste tank. Lalo na sa mga Epson. Ayan o. Ayan. Ito madalas na encounter namin eh. Di ba? Bilis lang, nag-initialize pa lang yan. Wala pang head cleaning yan. Oh, daming ink. Dami yung tinatapon. Kasi malakas kasi yung magigop. Dahil malaki yung head. 6 na kulay pa. Oh. Diba? Ayan, stable na siya. So, test print na natin. Ayan. Wala na siyang error. Maayos na siya mag-print. So, ayun nga. Bali, yung waste tank na yun. Isa din yun sa mga
dahilan kung bakit nag-i-error yung mga printer na ganito. Madalas nangyayari yan sa ganitong unit, L805, tsaka yung mga E3 size na L1300, tsaka yung L1800, yon. Mga ganyan din nangyayari yan pag hindi na ilabas yung waste tank. Makalat yung ink sa lapag. So, advisable talaga na palagyan nyo na ng waste tank kung bibili kayo ng printer. So, salamat din sa mga nanood. Sana may natutunan kayo sa ating vlog, guys. Paki-follow na lang nating page. Pa-share, like na rin para sa mga kaibigan nyo.